Good afternoon, guys. Welcome to my channel. Ito na naman tayo, Matt's Vlogs. Ang i-vlog po natin ngayon, guys, paano ba mag-check ng fake na driver's license na release ng LTO. So, yun po yung topic natin ngayon, guys. So, paano ba mag-check ng fake na license? So, ngayon, guys, may nahiram kasi akong fake na license sa kaibigan natin. So, i-compare po natin. Bali, kanina lang po nakuha ko kasi hiniram ko. So, dito na natin may compare, guys, kung ano ba ang pagkakaiba ng original na LTO license compared sa fake. So, maiko-compare po natin, guys, kasi nasa akin yung example ng original at saka example din ng fake license. So, ang payo ko lang, guys, kung kayo ay magpapalisensya, punta na po tayo sa LTO mismo. Huwag na po tayong magpalakad kung kanino, mga picture, ano. Kasi alam po natin na bawal po yun. So, imbis na makatitig kayo, mas lalo po kayong magagastusan. Kasi, hindi natin alam kung legit ba tulad nito. Nagpalakad yung isang kaibigan natin eh fake pala, so nadoble gastos siya. Tsaka pwede pa kayong makulong, guys, up to 6 months, and pwede pa kayong mamulta ng 3,000, depende po yan. So imagine yung ano natin, guys, yung hirap nyo, tapos magmumulta pa kayo, pwede pa kayong makulong. So ang payo ko, guys, pag kayo'y gustong kumuha ng license, pumunta po na po tayo sa LTO mismo. So yun lang po ang labis na gawin natin. Huwag na tayong maghanap ng kung sino-sinong tao dyan, kasi alam nyo naman sa panahon ngayon, guys, maraming manluloko, lalo na ngayon yung pandemic, wala tayong mga trabaho. So, ganun na lang, guys, ang payo ko sa inyo. So ganito, guys, i-compare po na po natin. So kukunin ko po yung ID. So bali ito po yung original. So ito rin po yung fake na license. So ganito kasi, guys, ngayon ko rin lang nakita to, ngayon ko rin din re-reviewin. So i-compare na po natin, guys. Ang una ko kasing napansin, guys, pansinin nyo po yan, pag pinagdikit nyo po yan, mapapansin nyo to, guys, itong fake, masyadong bluish yung background nya, kasi makikita nyo, guys, may kulay yan eh, oh, white at saka blue. So pansinin nyo yung kulay nya, guys, medyo bluish, masyadong bluish compared dito, guys, sa isa medyo hindi ganun ka blue eh, medyo lighter blue siya. Ayun, guys, ang number 1 na napansin ko rito. So ang number 2 na napansin ko, guys, ito naman, pag ginanon nyo kasi, pansinin nyo, hindi kung kita nyo po sa camera. So pag ako kasi sa mata ko lang kasi parang hindi makita eh. Yung gitna nya po puti, pero may portion dito sa likod dito at saka sa harap, parang pinatong lang siya na transparent. So pag napansin nyo, ganun eh. Tapos ang pagkakakat nya, guys, sa gilid nya, hindi siya talagang ano eh, parang rough, may pagka rough siya. So yun ang napansin ko, guys. Tignan nyo po dito sa original, puting puti po, tsaka makita nyo walang nakapatong ano, buong buo siya. Ayan po yung second nating napansin. So ang third kong napansin din, guys, kasi ang ano kasi natin, guys, yung card natin is polycarbonate yan. Yan po yung mga ginagamit sa kadalasan sa mga construction, kasi matibay siya, durable siya, tsaka elastic, kahit i-bend-bend mo hindi siya basta-basta nag-crack-crack. So ganito ang pag-test kung original ba to na polycarbonate. So ganito ang style na, guys. I-try natin ihulog, and
mapapakinggan nyo yung tunog niya. Medyo may tunog siya eh. Yun ang ano eh. I-try natin guys ha, pakinggan nyo. Ayun guys. Ayun, medyo may tunog siya eh. Parang malutong siya. Ayun, parang nakita nyo, parang matigas na plastic. Ayun. So, ito namang fake guys. Ihulog natin. Ayun, hindi siya masyadong matunog. Kita nyo, parang ano lang siya. Oh. Pag naihulog natin yung dulo niya, yung edge niya, iba talaga yung tunog niya. Ayun, may parang hindi malutong yung tunog niya, guys. Ayun, oh, pansinin nyo. Pag tumama yung edge niya, ayun. Tinatama ko dito, guys, eh. Dito yung tinatama ko, eh. Ayun. Ayun. Ulitin natin, guys, ha. Ito yung isa. Ito yung original. Ayun, malutong siya guys. Oh. Ayun. Talagang matigas na matigas. Oh. Yun po ang pagkakaiba. Yun yung number 3 guys na napansin ko. So number 4 guys na napansin ko is itong engrave niya. Kasi itong mga bagong license natin ngayon na na-issue. Kasi yung previous kasi na license guys, wala siyang engrave. So itong bago, makikita mo dito, itong mga date na to, ito may iniiwan akong portion na maliit. Inakpan ko lang guys for security ano. So ito makikita nyo, may engrave siya. Actually itong mga engrave na to, laser siya. So hindi basta-basta nagagaya to guys. Yung pangalan, ganito, itong signature din ni Edgar Galavante, makikita nyo po may engrave din, pero hindi siya totally engrave, pero may masasalat kayong engrave, including also itong signature kong maliit. So may ano rin siya dito naman sa likod guys, itong restriction ganun din po, itong condition may masasalat po kayo. So pag tinignan nyo yan, hindi kasi kita sa camera, naka-engrave yan, may masasalat kayong rough surface. Ayun po. So i-compare naman natin dito sa fake. Natawa ako dito guys eh, kasi yung una kong tinignan, first time kong mahawakan, ginanon ko siya, meron akong nasasalat din. Akala ko original, and akala ko original talaga kasi may nasasalat ka eh. Pagdating dito sa itong expiry date, may nasasalat ka sa pangalan. So yung mga ano niya, may nasasalat ka. So ito guys, pero may nasalat kasi ako rito sa expiration date niya. Itong ano, itong signature ni Galavante, wala kang masasalat, pati itong signature mismo ng applicant ay may-ari nitong license. So doon mo lang makikita guys na fake kasi wala kang nasasalat. Ito guys, kaya ako natawa, may nasasalat ka nga, pero nung tinignan ko sa mata ko, inano ko sa ilaw, yung nasasalat ko pala binutas-butas lang siya, parang kinatter-cutter lang. So pag ginanon mo, masasalat mo rin talaga, pero pag tinignan mo guys sa mata, iikwan natin sa ilaw, i-reflect natin, makikita mo na parang tinusok-tusok lang ng ano, ng needle. And yan, oh, may parang tusok-tusok siya eh, kung makita nyo sana eh. Hindi siya pala cutter, parang needle siya na tinusok-tusok lang na maliliit. So pag ginanito nyo, may masasalat ka. So yun yung number 4 guys. So ang number 5 kong napansin guys, kasi ang ano natin, ang license, may security mark siya eh. Pansinin nyo guys itong original, kung nakikita nyo dito sa beside ng picture natin, may ano yan eh, pag ginanon nyo, may makikita kayong parang ano eh, kumikislap na bilog. Ayun, pag nakita nyo po, may ano siya. Itong fake naman guys, meron din naman siya. Ganun din, kaya magaling din sila.
Pero nakita ko iba yung design niya. Iba yung design ng ano niya, tsaka hindi masyadong makislap yung security marks niya. Iba yung design niya eh. Pag, yan guys, pag nakita yun, tingnan niyo, may ano siya. Pero iba yung design niya compared dito, makislap kasi yung security mark niya. Ayan. Ito hindi masyadong kita. Yun yung number 4 guys. Number 4 ba o number 5 na tayo guys? Nalito tuloy ako ah. So number 6 kong napansin guys, itong ano kasi dito, security marks din ito guys eh. LTO nang makakacheck dito. May scanner yata silang i-scan kung ano tong ano na to. Ito naman guys, security mark din siya, yung parang silver na to, yung maliit na yan, yung parang linya. May nakasulat guys dyan na driver's license LTO. Driver's license LTO. So sunod-sunod na driver's license LTO, yan po yung maliit na silver na yan. So makikita nyo po, clear na clear yung ano niya. Makikita nyo. Dito naman sa fake, i-compare nyo. Meron din naman guys nakasulat, so nagaya naman nila. Pero ang napansin ko guys, pag pinansin nyo talaga yung pagkadikit ng silver na to, may parang bukol-bukol siya eh. Unlike dito sa original, plain na plain siya. Talagang wala kang makitang mga bukol na maliliit. So itong fake na to, kita nyo guys, may maliliit na bukol. So hindi siya pulido. So yun nung number 5 guys na napansin ko. So ang number 6 na napansin ko guys, pansinin nyo, iba yung kulay ng original sa fake. So yan po, pag nakita nyo, medyo grayish yung ano, medyo gray yung fake, yung original is maputi. Napansin nyo guys, ang layo ng kulay. So yun yung number 6. Ang number 7 na napansin ko guys, ito naman yung pagka-print ng ito, yung pagka-print niya, yung organ donation. Pag nakikita nyo, I will not donate any organ. Medyo malalaki yung lettering siya kung nakikita nyo guys eh. Compared dito sa original, mas maliit yung lettering niya. So yun guys, so yun ang number 7. So ano pang mapapansin natin dito? Ayun guys, na-discuss ko naman na 7. I think okay na, yun lang mga napansin natin guys. Ay, ganito pala. Ilawan po natin pala. Pwede nating ilawan yan, dapat yung ilaw niyan magbabiolet siya kung original. Kasi may ultraviolet dyan eh. Pag ano, iilawan mo, may violet siya. So, ito yung original natin guys. So, yun. May nakikita po kayong ano, saglit. Patayin ko lang yung ilaw guys para makita natin. Ayan po guys, pansinin nyo. So kung makikita yung violet na yan, o makita nyo naman pag nilayo ko, violet na siya guys. Ayan, pag nilapit ko, ayun, may violet din siya sa gilid eh. Ayan o. So yan po yung original. Itong ano naman, isa, pansinin nyo guys, wala o. Wala, parang natakpan talaga, hindi maka ano yung ilaw natin, dark na dark siya, so hindi transparent. So pansin nyo na guys, ang layo ng diferensya sa fake, sa I mean sa original. Ayun guys, okay, ilaw ulit natin. So yun po yung pang pito o pang walo na guys. Nahilo talaga ako guys ah. I think pang walo na yun. So yun guys, ito namang ano, meron akong ano rito guys. Meron ako yung resibo na ginamit. So ito rin.
Ito yung original kasi guys, oh. Ang napansin ko rin dito sa original, itong naka in, itong red na receipt number na to, talagang ano siya, malinis na malinis. Pag tinignan nyo sa likod, bakat na bakat pa rin yung red niya. So pagdating naman dito sa ano, fake na receipt, ayan po, ibang kulay po yung ano niya eh, hindi pa yung pagka red niya eh, parang mas light siya. And then pag chinek nyo sa likod guys, wala siyang masyadong kitang red, unlike dito sa ayan, kitang kita po yung number, pati po yung mga print ng ano, kitang kita oh, yung mga license number. So kitang kita yung pagka print yun yung first kong napansin. Pagdating dito, wala kang halos, hindi mo kita. And yung number to guys, napansin ko dito sa ano natin, dito sa receipt natin, is malutong yung papel niya. Pag ginanon mo, talagang malutong, tumutunog pa nga oh. Oh, nakita yung light ko. Itong isa naman guys, parang normal lang na papel na manipis na coupon band. So yun ang napansin ko. Tapos yung original natin guys, saglit guys, taikwan ko lang yung camera, distan lang natin para makita natin yung ano. So itong napansin ko guys, yung butas-butas na to guys, mas malaki. Kung ilapit ko sa inyo, wala, mag-blurred kasi siya, parang may ano siya, yung parang lagari ng lagari na may parang mga ngipin na maliliit. Yan po yung butas niya. Itong fake naman, plain lang siya na butas, na pag i-compare mo, mas maliit pa na butas eh. Ayun, yung number 3 guys. Yung number 4, itong original, may ano siya dito, pwedeng punitin. Ayan, pwede mong punitin na ano. Itong fake naman siya, wala. Naka ano lang siya guys, naka print na parang hidden line lang na ganun. Pero pag pinulit mo to, wala siyang ano eh. Ano lang siya, na i-print lang na parang hidden line. Pero hindi tulad dito sa original na talagang naka-engrave siya na mapupunit mo. Tapos may maliliit na ano dito guys eh. Ayun oh, pag napansin yung mga rectangle na maliliit. Unlike dito, wala talaga. Tsaka obvious na obvious guys, mapansin nyo dito, may mga sign. Ayan. Sorry guys, nahulog yung camera. Ayan guys, oh, may makikita nyo. May mga sign. Compared dito sa isa, wala man lang signature. So, ibang iba talaga. So, original. Ayan guys. Hindi pa rin siya guys, ano? Sa hindi original. Ayun guys, tapos ang ano pala, kung gusto nyong i-check sa LTO, kasi sa LTO may IT ano sila, may IT system sila, may mga taga-input ng data, so makikita nyo kung naka-register ba yung ano, i-type nyo lang sa cellphone nyo, LTO license, capital lahat, LTO space license, tapos open parenthesis yung license number nyo, tapos close parenthesis, isend nyo po sa 2600. Yun po, makikita nyo ang mga details, may lalabas kung license valid ba. Makikita nyo rin kung until ano siya, anong year, has no LTO apprehension, has no LTO alarm. Yun pong makikita nyo. Kung wala namang record, no record found ang nakalagay. So if may record naman yung ano, kunyari kung ID natin, may record naman, inan nyo yung license number niya, may record siya, ginamit lang yan guys, yung may license number na malapit siguro sa birthday nyo, malapit yung birthday nyo, medyo valid naman siya, no LTO apprehension, pero magkaiba yung date of birth nyo. Doon nyo kasi makikita guys yung date of birth, dapat yung expiry ng license nyo, doon nyo makikita yung
ano, birth date nyo. Yung birth date kasi ang expiry date rin sana. Dapat mag-match doon sa 2600 na tinix nyo. So pag hindi nag-match yan guys, magduda na kayo. Hindi yan legit. So I think guys, may napag-aralan tayo ngayon. So ang payo ko guys, again, don't trust fixer. May mahanap pa tayong salingan natin. May legit pang fixer. May legit na fixer siguro, meron, pero hindi pa rin dapat tayo nagtitiwala sa mga ganun din kasi illegal fixer. So mas maganda pa rin guys na kumuha tayo ng driver's license na legit. Kung ano yung requirement nila kung mag-driving din. Gawin na natin guys kasi para sa atin din yun. Sabihin na natin nakakuha tayo ng driver's license. Eh, yung mga hindi pala tayo alam, may nakagasaan tayo o may mga sign tayo din na hindi natin alam. Ang hirap yun guys kasi pag nakasagasa ka, makakulong ka, mamulta mo ito. Kahit sabihin na natin guys na nakalusot tayo doon pero tayo rin magsasabot guys eh. Kung ano yung requirement ng LTO, sundan lang natin guys. Yun lang ang payo ko. So guys, sana may napag-aralan kayo sa vlog natin ngayon. Until next vlog guys, kasi medyo busy tayo ngayon sa mga drawings. So hindi tayo nakakalabas na labas. So vlog natin, next vlog naman. So, sinishare ko lang guys yung mga ganit ng question para ma-aware naman yung ating mga viewers. Thank you again. God bless again. Thank you.